mo ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ikinagulat nga ni Regan ang nasaksihan niyang iskandalo sa kanilang lugar sa may istasyon ng pulisya. Dahil ang mag-inang Moira at Zoe ang nag-aaway, nakita niyang galit na galit si Zoe sa kanyang ina. Gusto nitong ipapulis ang kanyang ina, ngunit pinipigilan siya ni Moira. Ganun pa man ay hindi nagpapigil si Zoe dahil dumiretso nga siya sa opisina ng otoridad para isumbong ang ginawang krimen ng kanyang ina. Ngunit pinalabas ni Moira na wala sa tamang pag-iisip si Zoe dahil lasing ito, kaya hindi pinakinggan si Zoe ng pulis. At para tumigil na si Zoe sa kahibangan niya ay inamin na nga ni Moira na hindi si Robert ang ama ni Zoe. Samantala, itinawag naman ni Regan kay Annalyn ang kanyang nakitang away ni Moira at Zoe. Ayon kay Regan, ay galit na galit daw umano si Zoe sa kanyang ina at pumunta ito sa pulis para mag-report. Takang-taka naman si Annalyn kung ano ang nangyayari. Bakit ipapapulis ni Zoe ang sariling ina? At hindi lang ito ang makukuhang impormasyon ni Regan, dahil habang nasa labas pa lang si Moira at Zoe at nagtatalo ay hindi na malaya ni Zoe na nalaglag ang hard drive na nasa kanyang bag. Kaya kukunin ito ni Regan at ibibigay niya kay Annalyn para si Annalyn na sana ang magbalik kay Zoe. Ngunit maaalala ni Annalyn na sa hard drive na ito nakalagay ang CCTV footage sa nangyari sa kanyang ama. At dahil hindi ito pinapanood sa kanya ni Zoe noong makiusap siya na makikinood siya, ay papanoorin niya ito. Kaya dito na matutuklasan ni Annalyn na kaya nasa pulis si Zoe at galit na galit ito sa kanyang ina ay dahil sa napanood nito. Ngunit ano kaya ang magiging desisyon ni Annalyn? Makukuha niya kaya na mag-isa ang hustisya para sa kanyang ama? Dahil malamang ay kakampihan pa rin ni Zoe si Moira, lalo na't alam niya nang hindi si Robert ang totoo niyang ama. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!